What's up mga kapalong? Ako nga pala si Michael at muli akong nagbabalik para sa panibagong episode ng The Red Chicken Pen. Don't forget to like and subscribe. Ngayong araw ay tatalakayin namin ang egg storage, quarantine, at flock integration. Enjoy! So ngayon ipapakita naman namin yung pen para sa aming BBS Brahma o yung Blue Black Splash Brahma. Tama niyo ako. So dalawang topic ang tatalakayin ko ngayon. So una kung ano ang BBS. Ang BBS ay Blue Black Splash. Ito ay ang Blue Brahma. Okay, so baba ito. Ito naman yung Black Brahma. Tsaka itong dalawa yung Splash. Kung napapansin yung mga kapalong, nakakulong yung Splash. Na babae dahil kasulukuyan namin ginagawa yung flock integration. Importante yung flock integration kapag may bago kayong mga manok para maiwasan nyo yung matinding squabble o yung pag-aaway nila. So kapag nag-squabble kasi yung mga manok, talagang stressful sa inyo, stressful din sa manok. Kapag may bago kayong mga manok, syempre ang una yung gagawin ay quarantine sila. Itong dalawang manok na to ay na-quarantine more than 2 weeks. Kaya ngayon ay inaano naman namin sila, ini-integrate naman sila. Kailangan magkasanayan muna itong mga manok natin bago sila magsama. Kasi kung pagsasamahin nyo sila kaagad na hindi sila magkakakilala, mag-aaway at mag-aaway, sigurado yan. Ang mga manok na mga territorial yan. So kapag pinagsama mo sila for the very first time, ay asahan mo na mag-aaway yan kasi mag-establish sila ng pecking order. Pero kapag ginawa mo yung integration, ng flock integration, mas may iwasan nyo yung sobrang pag-aaway. Meron pa rin pag-aaway, normal naman yun. So umpisa, para lang ma-identify nila sino ang nasa top ng kanilang pecking order, sino yung pinaka-bottom. Pero hindi siya ganun ka-stressful kumpara dun sa walang flock integration na nangyari. Isa sa dapat nating tandaan ay quarantine. So tuwing may bago tayong darating na mga alaga, bago natin sila ihalo sa existing na flock, kailangan natin silang i-quarantine para makasiguro na healthy yung flock at hindi makahawa. Kagaya nito, so medyo bumabahing-bahing siya, pero healthy naman ito nung kinuha ko. Siguro medyo naninibago lang kasi galing siya sa malamig na environment. Dahil pag nagkwa-quarantine tayo, siguraduhin natin na huwag munang painumin sila kapag kakalabas lamang sa karton. Hintayin natin makapagpahinga muna siya. Siguro mga 30 minutes to 1 hour. Hayaan lang natin na mag-adjust yung temperature ng katawan niya. Mainam din na bigyan natin siya ng electrolytes para pambawas sa stress. So, ngayon, ipapakita naman namin sa inyo ano ang dapat gawin kapag may itlog na yung manok. Usually, araw-araw natin itong kinukuha sa kanilang nesting pen para lagyan ng date. So halimbawa ngayon ay 18, so lalagyan natin ng 18 para alam natin kung kailan to na nalay. Ang itlog ay dapat ma-incubate siya within 7 days para masiguro na ito ay mapipisa. Kasi kung ito ay ma-incubate ng more than like 10 days, actually hanggang 10 days pwede pa yon, pero ang recommendation namin within 7 days dapat ma-incubate na siya. Kapag more than 10 days na kasi na hindi pa siya na-incubate, mahina na yung similya niya, maaaring hindi na ito mapisa pa. Ang ginagawa namin, sinusulatan namin ng date para alam namin kung kailan ito nakuha, at saka kung ano yung breed niya. Halimbawa to ay Buffalo's Brahma, so isusulat namin BLB. So importante na gumamit kayo ng lapis, hindi pwede ang pentel pen dahil yung chemicals nyo na pwedeng pumasok sa itlog. Well, yun ay base lang naman sa research online. So hindi ko alam kung marami nang nakagawa ng pentel pen,
Pero sa amin, we prefer yung lapis. Kasi itong itlog may mga maliliitong butas kung i-magnify mo. So kapag inano mo to ng pentel pen, pwede pumasok yung chemicals ng pentel pen sa loob ng itlog. Tapos, kapag kinuha mo na yung itlog, so syempre ilalagay mo na siya sa lagayan, make sure syempre na yung lagayan nyo, kailangan itong pointed na area edge ng itlog or the edge niya, kailangan nakababa. Hindi pwedeng yung pointed ang nasa taas. Kasi yung air sac ng itlog ay nasa taas. So, kailangan pa ganito yung position ng itlog. Huwag niyo rin kakalimutan na kapag nilagay niyo yung itlog sa isang sa egg tray, kailangan ginagalaw niyo rin ito. Halimbawa, papakita ko sa inyo yung egg tray doon. So, ipapakita ko sa inyo kung ano dapat gawin. Pagkakuha nyo ng itlog, syempre ilalagay sa egg tray. So, medyo marikabok lang to. Ito lang ay para sa demo purposes. Pero kapag gumamit kayo ng egg tray o yung lalagyan nyo ng itlog, siguro din yung malinis yung inyong lalagyan. Ito kasi ay medyo na-stuck since matagal naman na hindi kami nagko-collect dahil recently lang naman yung breeding season. Kaya ito ay for demonstration purposes lang. So, kapag nilagay nyo yung itlog sa egg tray, siguraduhin nyo na lagyan nyo ng kalso. So, lalagyan nyo siya ng kalso at maya't maya nyo siya gagalawin. So, halimbawa, isa sa umaga, sa tanghali, iibahin nyo naman yung posisyon. Tapos, sa gabi, iibahin nyo na naman yung posisyon. Yun ay para masiguro na hindi mag-stuck yung egg yolk doon sa shell nung itlog. Ang problema kasi kapag naka-stuck lang siya na ganyan for 7 days, posible yan na ma-stuck yung egg yolk at mahirapan yung sisiw kapag nabuo na. Kung napapansin niyo yung mga manok kapag nangingitlog sila, bago sila umalis o bago nila ilay yung kanilang mga itlog, bago sila mangitlog, iniikot muna nila yung mga itlog nila. Yun para hindi kumapit or ma-stuck yung mga egg yolk dun sa shell. Okay, so I hope na nagustuhan nyo ang content ng episode na to. Expect nyo na maglalabas pa kami ng mas maraming episode. So don't forget to like and subscribe our YouTube channel, The Red Chicken Fest.